So, today, pag-usapan natin yung mga dapat mong tingnan bago ka mag-apply sa mga job posts sa Upwork. Para sa Upwork lang to, sa mga Upwork job posts lang muna to, kung ano yung dapat nating tingnan at ano yung mga dapat nating i-check bago tayo mag-apply. So, huwag tayo yung katulad ng iba na parang may nakita lang na virtual assistant needed, ganyan, or kung ano man yung niche nila. May nakita lang na ganun, eh, magsisend na agad ng application na hindi man lang tinitingnan yung mga dapat tingnan sa mga job posts. Una, syempre titingnan natin yung date of posting. Tsaka yung mga kung ilan na yung applicants doon sa job na yon. Kasi syempre, lalo kung general yung ina-applyan mo, tapos 50 plus na yung applications ng ibang tao, syempre mahihirapan kang mapansin ng client. And sa akin, sa experience ko, sa madaling araw, sa Philippine time, madaling araw, mga 2 a.m. to 3 a.m., gano'n, nagre-refresh ako ng job post sa Upwork. Tapos yung bagong labas, yun yung a-applyan ko. Kasi malaki yung chance na yung clients, online pa sila kasi kaka-post pa lang nila eh. So makaka-reply na sila agad. Tapos kung swap ka, syempre, ikaw yung interview nila, tapos baka ikaw na yung ma-hire. So mas malaki yung chance kung bagong post pa lang yung job, or siguro a day ago, pwede. Pero kung yung mga few days na, ako hindi na ako nag-a-apply. Yun. Tapos yung next yung titingnan, yung verification ng client. Payment verified ba siya? So, hindi natin sinasabi na porket hindi payment verified, ay hindi na tayo mag-a-apply. So, ganito. Kung payment verified siya, go. Pwede ka mag-apply kasi trusted client siya. Kung hindi naman siya payment verified, titingnan mo kung kailan ginawa yung account niya. Kung 2 to 3 days ago pa lang yung account niya, most likely hindi pa niya naaayos yung credit card niya. Kaya hindi pa siya verified. So, yun, pwede ka pa rin mag-apply doon. Pero kung matagal na siya sa Upwork kasi hindi pa rin payment verified, medyo alanganin na yun. So, ako pag ganun, hindi na ako nag-a-apply. Number 3, ibangga niyo yung job post na pinost niya. Tapos kung hourly ba or fixed price at saka yung budget na nakalabas doon sa ano, sa yung budget na nakalabas sa job post niya. Kasi mostly, kunwari naghahanap sila ng virtual assistant, tapos fixed price $5. May mga ganun eh. Per task sila magbabayad, tapos magbabayad sila sa'yo ng $5, ganyan, per task, ganun. So, titingnan mo mabuti kasi mas maganda yung, syempre, hourly talaga. Tapos meron siyang budget, kung magkano ba talaga yung budget niya. Meron kasi sa Upwork yung entry level, intermediate, at saka expert. So, titingnan mo rin doon, baka mamaya expert yung hinahanap niya, tapos yung budget niya is less than $10. So, medyo hindi sila, paano meron sila nagka-contradict. Pero syempre titingnan mo pa rin yung ano, baka hindi lang din alam ng client. So mag-bid ka ng tamang rate mo, kung ano yung rate mo, yun pa rin yung i-bid mo. Tapos kapag kinausap ka na ng client, kapag sasabihin niya fixed price na lang, huwag kang papayag since sa Upwork yun. Pinakamaganda sa beginners talaga is hourly ng Upwork kasi guaranteed ka dun eh. Guaranteed weekly ka dahil kukunin na ni Upwork sa credit card niya yung pera bibigay sa'yo. So, kasi naka-connect na yung credit card nila, eh, diba? So, yun. Tapos, number 4, titingnan mo yung feedback ng client. Pag kinlik mo naman yung about the client, makikita mo, or yung past jobs ng client, makikita mo yung mga sinasabi ng freelancers na ibang naka-work na niya tungkol sa kanya. So, ako personally, kung kunwari, kunwari writer ako, tapos, may job post akong gustong applyan. Tapos din nakita ko yung feedback ng client. Parang walang nagtatagal na writer. Laging umaalis na nag-e-end ng ano. Medyo mag-aalangan na ako. Or kung makikita mo rin dun sa feedback ng client kung magkano ba yung willing siyang ibayad. Yung average na binabayad niya hourly. So makakapag-bid ka based on that. So pwedeng mamaya mababa pala yung binibid mo. Pwede ka magtaas kung willing naman pala siya magbayad ng ganun. Tapos, syempre, titingnan mo yung past jobs. Kung meron na ba siyang past na virtual assistant, meron na ba siyang past na writer, basta kung ano ka.
Tapos titingnan mo doon, titingnan mo minsan nag-feedback yung client, ba't ba nag-end yung dati nila, ano? Baka mamaya nag-away sila or may problema sa client, gano'n. So kung maraming problema sa client, siguro wag ka na rin din mag-apply dahil maka siya talaga yung may problema. Pero kung yung normal lang na nag-end talaga yung client, gano'n. So, yun, mabibase mo naman siya doon. Tapos yung panghuli, ang titingnan mo, yung buong job post, basahin mo talaga. Kasi, minsan nga, na-mention ko na to eh, minsan meron silang hidden instruction. For example, meron sa bandang huli or nakagitna dun sa mga paragraph niya na parang put spaghetti on top of your cover letter or who's the first president of the United States, ganun. So, meron siyang questions na magpapatunay or parang way niya i-filter kung sino yung mga nagbabasa ng buong job post niya at kung sino yung hindi. So, yun. Basahin nyo mabuti kasi para makita nyo kung meron siyang instructions at saka para mabasa nyo kung para sa inyo talaga yung job posts. So, yun lang. Yun yung tingnan yung muna bago kayo mag-apply. Huwag yung mass posting lang na porket may opening ng virtual assistant ay mag-a-apply ka na. Tapos, hindi mo na pansin. 1 week na pala yun. So, parang hindi naman pala siya pinapansin ng client or baka nakapag-hire na pala siya ng virtual assistant. Hindi lang niya kinlose yung job post or nakapag-hire na siya ng virtual assistant sa ibang outside of Upwork. So, yun. Titingnan yung mabuti yung date of posting. Yun yung pinaka-importante para sa akin. Kasi, dun mo rin makikita naman kung active, ay parang matagal lang hindi nakikita ng client or matagal lang hindi gumagalaw yung job post. So, sayang naman yung connect mo. Lalo ngayon, nagbabayad na tayo sa connects natin, diba? So, yun. Sana makatulong. Bye!